Good day everyone, welcome back to our Monday Devo. Tayo po ngayon ay nasa week 29. Today is January 11, 2021. So our topic for today is apply God's word and pray constantly. And our main passage for today is Luke chapter 11, verse 24 to 28. Ayan niyo pong basahin ko sa inyo ang aklat na ito. Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 70 espiritong mas masasama kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin sa langit, tunay ngang napakabuti mo. Maraming marami pong salamat Lord God sa araw na ito at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin ang inyong banal na Espiritu ang siyang tunay na kumilos at kayo po ang magturo po sa bawat isa. Tulungan niyo po kaming maintindihan ito at may-apply po namin ito sa aming buhay dahil nais po namin kayong luwalhatiin, pasalamatan sa kabutihan na ipinagkakalab niyo po sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang inyong lingkod. Teach me what to say, not what to say, O God. And may your name be glorified, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, let's meditate verse 14. Tignan po natin mabuti ang verse 14. Ang sabi dito, kapag umalis daw sa isang tao ang masamang spirito, ano daw ang ginagawa nito? Basahin niyo mabuti. Ang sabi, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Ang tanong, paano kung wala siyang mahanap na pagpapahingahan? Tignan niyo mabuti. So sasabihin niya sa sarili, sabi rito, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Kapatid, ano sa palagay ninyo ang tinuturo sa atin dito ng ating Panginoong Jesus? Tandaan po natin, nung hindi pa tayo mananampalataya, tayo ay alipin ng kasalanan. So our nature was sinful. Okay? Pero nung tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, we are now new creature. Okay? Bagong nilalang. Kumbaga, born again. Kumbaga, sa timbangan, tayo ay naka-zero. Okay? But as we continue living, God is giving us a free will. No? Free will to choose whether we follow Him or disobey Him. Tanong, bakit niya ito inalaw? Kasi para maipadaba natin sa Kanya ang ating tunay na pagmamahal. Because love is not compulsory, but voluntary. Okay? So ito kusang ibinibigay. Kaya sabi nga ng Panginoong Jesus, if you love me, you will obey me. Okay? So hindi ito, ang pagmamahal ay hindi usapin ito, kundi ito'y kusang ibinibigay. Now, let's move forward na sinabi ng Diablo sa verse 24. Sabi dito sa 24, kung wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. So, hindi porkit tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, we are now free to temptation. So, hindi yung totoo yun. Kasi, sabi ng verse 24, sabi ng Diablo, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. Okay? Hindi pa tapos ang laban. In fact, mas lalo pa titindi ang labanan. So, what is our topic for today? Apply God's word
and pray constantly. So let's continue reading in verse 25 to 26. Sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang spirito. Mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. So ayon sa ating binasa, kapag bumalik daw ang Diablo sa taong inalisan niya, ano daw ang gagawin niya? Lalabas siyang muli at magsasama pa ng pitong pang spirito na mas masama kaysa kanya. So imagine niyo, no, mas masama pa doon sa pumasok sa una. Okay? So papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. So parang virus, parang coronavirus, nag-mutate ang Diablo, no, sa pagpasok mo sa tao. Kaya't minsan magugulat tayo na may mga kasama tayong dati sa church na mas naging worse yung kanilang buhay kaysa dati. Kaya ang friends, Jesus was illustrating an unsuccessful human tendency. Our desire to change often does not last long. Gusto natin bumait, pero hindi natin talaga magawa kasi hindi natin kayang labanan ang Diablo on our own strength. Kaya huwag na tayong magtaka na kung bakit every year nagsusulat tayo ng New Year's Resolution at hanggang ngayon wala pa rin pagbabago sa buhay natin. Friends, what we need is God's solution. It is not enough to be emptied of evil, but we must be filled with the power of the Holy Spirit to accomplish God's new purpose in our life. Yun ang kailangan po natin. Kaya nga inutos ng Diyos sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ano sabi dito? And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Kasi without the Holy Spirit, matatalo tayo ng kalaban. Talo tayo sa Diablo. Wala tayong kalaban-laban sa kanya. So what is God's solution? We need to submit ourselves daily to God's leading and draw constantly on His power. Again, what is our topic for today? Apply God's word and pray constantly. Let's continue reading in verse 27. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Okay. Ayon sa babaeng sumigaw mula sa karamihan, sino daw ang mapalad? Tingnan niyo mabuti. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga kay Jesus. Okay? Samantalang tingnan niyo mabuti. Ang successful dito si Jesus eh. Yeah? Paano naging mapalad yung nanay? Kasi sabi nung babaeng ito, mapalad daw yung nanay ni Jesus. Kasi para maintindihan nyo, noong araw, okay, ang value po ng lalaki ay nakatipend dito kung sino ang kanyang mga ninuno. Oh, so, hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa ginawa ng kanyang mga ninuno. Doon po napapahalagahan ang isang tao. Okay? At itong pananaw po ng mga lalaki. Okay? Samantala sa mga babae naman, okay, ang kanilang value ay nakadepende sa kanilang magiging anak. Hindi sa nagawa ng nanay, kundi ano yung nagawa ng anak. Kahit nasabi niya kay Jesus na mapalad ang babaeng magbuntis at nag-alaga sa iyo. Kasi nga, no, babae siya. So she was speaking based on her own inclination. Pero para kay Jesus, okay, which is the truth. Okay, alam naman natin that Jesus is the way, the truth, and the life. Okay, so ang basihan ng katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus.
Okay? Siya yung basis. Hindi porke sinabi ito ng marami, kundi ang basis ng katotohanan ay kung ano ang sinabi ng Panginoong Jesus. Okay, ano sabi ni Jesus? Sino daw ang higit na mapalad? Basahin natin yung verse 28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So para kay Jesus, ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ang siyang higit na mapalad. So Jesus was speaking to people who put an extremely high value on family ties. Many people think ang mapalad na tao daw ay yung mga anak ni Henry C. No, na multi-billionaire dito po sa Pilipinas. Na kapag ikaw apo ni Zubelde Ayala, ikaw ay mapalad. At sa mga Hudyo naman, their genealogies were important guarantees that they were part of God's chosen people. Kaya't makikita natin dito ang pagtugon ni Jesus sa babaeng ito. Jesus' response to the woman meant that a person's obedience, no? A person's obedience to God is more important than the place on the family tree. No? Consistent obedience is more important than the honor of bearing a respected son. Yun yung sinasabi niya. No, hindi yung ano, hindi yung nanay ko mapalad eh. 'Di ba? Ang mapalad kung sino man yung nakikinig at tumutupad ng aking salita o ng salita ng Diyos. So ganun din sa panahon natin ngayon. Na ang totoong mapalad ay hindi yung mayaman ba yung aking nanay o yung aking tatay o yung mga lolo't lolo ko. Hindi yun ang tunay na mapalad. Kundi para sa Panginoon, ang tunay na mapalad ay yung nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So God is teaching us, always desire to read and meditate God's Word. Kung gusto mong mabless, kung gusto mong maranasan yung totoong blessing na nagmumula sa Diyos, ito ang gawin mo. Kasi sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ano sabi dito? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will achieve success. So malinaw na sinasabi ng Biblia na huwag daw natin aalisin sa ating buhay, sa pang-araw-araw ng ating buhay, ang salita ng Diyos. No? Hindi lang natin ito basta babasahin, kundi atin daw itong pagbubulay-bulayin. No? Meditate on it day and night. Pag-aralan. So that, ano dahilan? We may be careful to do according to all that is written in it. So hindi lang natin binabasa yung Bible para magkaroon ng stock knowledge, kundi we want to make sure na mai-apply natin to ng tama sa ating buhay. Bakit? Anong promise kapag tama application natin sa Bible? Ano sabi nito? For then you will make your ways prosperous. Alam ko naman, gusto niyong umasenso sa buhay, di ba? Gusto nating maging matagumpay. And then ano pa? That you will achieve success. So friends, without the application of God's Word, there is no real blessing. And the reality is, it's hard to apply God's Word. Sa totoo lang, ako na-experience ko po yun. Kasi minsan, kapag binasa natin yung Bible, minsan kontra sa ating desire. Lalong-lalo na kapag mayroon taong naninira sa atin, may mga taong nang-api sa atin, and then, pagbasa mo sa Biblia, love your enemy, ang hirap atang i-apply yun. Madaling basahin, pero mahirap i-apply. That's why, we need to come to God in prayer. Yun po yung kakambal po nito ng pagbabasa ng Biblia. Ah, hindi pwedeng magbasa lang. You need
God's power. You need to plead, no? To ask God for help. At magagawa mo yan when you pray. Kaya nga, praying to God, help us to follow God's desire. Okay? Praying to God, helping us to humble our hearts and submit to God's will. Diba? Yan po yung dapat natin maintindihan. That's why, as we end, I encourage everyone not to be emptied of evil, but we must be filled with the Holy Spirit. Yeah, we must be filled with the Holy Spirit. Why? Because our goal is to accomplish God's new purpose in our life. So what is our topic for today? Apply God's word and pray constantly. Okay? That's why I encourage everyone na talagang we need to study, we need to discipline ourselves to study God's word so that we can apply it correctly and then ask God. Kapag may struggle, you pray to God at tingin natin sa Diyos na ma-apply natin ito sa ating buhay. Kaya as we end, as we close in prayer, let us really humble our hearts and ask the Lord to help us to walk according to His will. Let's bow our heads. Father God in heaven, batid po ninyo, Panginoon, ang desire po ng bawat isa. Ibig po namin, Panginoon, na lumakad lamang sa inyong layunin, Panginoon. Ay bigyan niyo po kami ng uhaw na magbasa ng inyong salita araw-araw, i-meditate ito, at i-apply ito sa aming buhay. And Lord, I pray in the name of Jesus, you will teach us to humble and submit to you. Lord, na anuman yung aming nababasa, tulungan niyo po kami may apply ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Dahil nais po namin, Panginoon, na maluwalhati kayo sa aming buhay. Kaya pinagpipray ko po ang bawat manonood, Panginoon, na tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga struggle, Lord God. Sa kanilang mga nababasa sa inyong salita na hirap po silang i-apply. Pero naniniwala po kami as we submit to you, Lord God, to the power of the Holy Spirit, alam po namin na tutulungan niyo po kami na may apply ito and bring glory to your holy name. Maraming po salamat. We just want to bring back to you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, muli maraming po salamat sa inyo. So, tayo po ay laging mananalangin at magbabasa ng kanyang salita. Thank you once again. God bless you. See you next Monday.